sa cellphone video. Nakuha ni PO2 Teogenes Dumanayo, miyembro ng SWAT team sa Bohol Police, makita ang takbuhan at marinig ang pagputok. Nagbakbakan kasi ang militar at pulis laban sa Abu Sayyaf Group sa barangay na po, Inabanga, Bohol. Tatlong sundalo ang napatay sa inkwentro. Unang binaba galing sa bundok sakay ang army truck ang mga bangkay na Second Lieutenant Espilito Saldua Jr. at si Sergeant John Dexter Duero. Kinabukasan naman ang mga labi ni Corporal Meljun Cahaban at PO2 Ray Anthony Nazareno. Dahil sa takot at peligro, inilikas ang mahigit 1,000 pamilya sa 20 evacuation center sa bayan ng Inabanga. Sabi ni Jeneline, takot siya sa mga narinig na putukan at gusto na niyang bumalik sa kanila. Pasado alas 11 ng umaga, idiniklara ng militar at pulisya na tapos na ang bakbakan. 5 miyembro ng Abu Sayyaf ang kumpirmadong patay. Ayon naman kay Governor Edgar Chato, walang dapat ikabahala ang mga magbabakasyon sa Bohol sa mahal na araw. At kahit nasa seguridad sa ASEAN meeting sa sunod na linggo. Stress and emphasize that it's not the whole province of Bohol, but it's having a trouble, or it's not also the whole country, specifically even in Inabanga. Dagdag ni Chato, mahigpit na ang seguridad sa probinsya ngayon. Kapag tapos na ang clearing operation, papauwiin na ang mga pamilyang nagsilikas sa kanilang mga bahay. Annie Perez, ABS-CBN News, Inabanga, Bohol.